2 months after ko mag-resign, namatay father ko. Pagkamatay ng father ko, kinailangan ng may tatao sa family business. Ano yun? Tindahan sa palengke yun ng manok. Like, yun yung family business namin from the start talaga. Wet market. And typical butcher na nagtitinda sa palengke ng manok. Palengke? Yeah. Yeah. That's your family business. Yeah. I was waiting. Oh, I did not. When you said family business, I don't know. For some reason, I thought like you had this. Corporate. Yeah, corporate. No, that's what I think. You mga Chinese, usually Chinese family business. No. Ah, so palengke. 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 Doon lumaki ang parents ko mula pagkabata nila. And yun yung alam talaga nilang patakbuhin, palengke. Sino ba yung head honcho? Si mama. Si mama talaga ang head nung. She's the boss. Yeah. Astig. Ilan taon siya? She's. Ilan taon ba si mama? 57? Oh, she, mga ganun. Yeah, she's kind of young. 58? She's young, dude. Ganun. Yeah, oo. Oh. Oh, bata pa si mama. Bata pa si mama. Okay. Ayan, malakas na malakas si mama. Tsaka magaling si mama talaga mag-business. Yeah. So, sa kanya ako nagre-report. Cool. Tapos, hindi niya ako pinapakialamanan. Cool. Gawin mo lahat ng gusto mo. As long as the business is doing well. Tapos, nag-expand si mama. So, basically, nag-move up kami ng konti sa supply chain. Dati kumukuha lang kami sa mga, binibigyan lang kami ng mga farms ng manok. Basically, umakyat kami ng konti. Pero yun nga, yun ang ano namin. Kailangan tutukan, palengke. So ako, nagtinda ako sa palengke na matagal. Nagtinda talaga ako sa palengke. What age did you start selling at the palengke? Involved, medyo involved na ako mula bata kami. Since whole day affair kasi sa parents ko yun eh. So pupunta kami sa palengke, dadaan kami doon. Alam mo yun, like, yung buong palengke kasi, parang pamilya, magkakilala lahat dyan eh. Oh, nga no. Magkakilala lahat. It's fun. Maganda siya. It's a good community. Buti pa manok, pinipili oh. Pili lang dyan. Good community siya. Tapos, friendly competition. Alam mo yun. Yeah. Maganda siya. Tapos, umanganak si ganito, ikaw ang ninong. Alam mo yun, mga ganon. Nangyayari talaga yun. So, buong buhay ko, involved ako dyan. Pero nagtinda lang talaga ako right after nung restaurant. So, that was siguro early part of 2018 ba namatay si Papa or 2019? I think 2018. He was the one heading your family business. Dalawa kasi yung wing ng family business. Isa yung sa mother side, sa father side. Technically, isa lang siya. Pero pareha silang, wala silang pakialamanan. Ano yung relationship niyo ng tatay mo? Were you guys super close? No. Or you like, no. Ganto no. Kasi yun eh. Well, separated sila. Uh-huh. So mag-isa siya, umalis kami lahat. Umalis kami lahat dun sa bahay namin kasi things aren't working out. It's very normal. Yeah. It's very normal. I mean, yes, normal naman siya and hindi naman siya sikreto. Hindi naman siya. Alam to ng mga taong makilala ako personally. So, wala si Papa dito. Tapos, every now and then, mabalik sila dun. Ako, honestly, hindi. Kasi, I've been training myself to be detached emotionally. Kasi masyado akong emotional na tao talaga. So, since then, sabi ko, kasi mahirapan ako, I'll try to detach. Parang you're training yourself to be manhid? Not really manhid kasi when you're manhid, you're not feeling anything. You're putting yourself in a position kung saan you won't feel anything. Kasi pag manhid, it means you're training, you're hurting yourself more eh, until the point na mamanhid ka na nga. Dito hindi. Dinagay ko yung sarili ko sa position kung saan, kumbaga in-arrange ko siya sa isip ko. Kung paano ko titingnan yung father ko. Alam mo yun. Ganun ang ginagawa ko usually sa lahat ng emotional na event sa buhay ko. Say a breakup, di ba? Or halimbawa, I mean, noong una ako natanggal sa trabaho, parang breakup yung pakiramdam eh. It hurts so bad. Pero yun nga, sinusubukan ko maging detached. So yun yung ginamit ko. Were you trying to detach yourself kasi you were scared that he would madidismaya ka sa kanya, you'll be disappointed by him from what he does or something? No, I think. Kasi moving from home was a good decision nung ginawa namin yun. And sabi ko na lang, kasi kahit anong sabihin natin, minsan abusive partner na lang, halimbawa. Minsan mamimiss pa natin yan eh, alam mo yun, kahit ano yung ginagawa nila eh. So inalis ko lang yung part na yun para lang hindi ko siya mamiss. Gets mo? Para hindi ko lang siya mamiss. Very emotional kasi talaga akong tao. Very, very emotional. Mm-hmm. Tapos in recent years, tinatry ko ngang maging mas detached. Do not invest in, you know, emotions. Diba? Kasi may mga points kasi sa buhay ko kung saan sobrang ang bigat ng nararamdaman ko just because I care about this particular person na hindi ako makapagtrabaho. At pag hindi ako nakapagtrabaho, walang productivity, dadagdag pa yun sa nararamdaman. Diba? Hindi ko kaya yun eh. Kasi work is life ako eh.
work is life ako. I need to be productive talaga. Yeah, because stagnancy can lead to anxiety, sadness. Yes, exactly. Which can manifest into depression. Yes. And I think a lot of content creators, a lot of people like us, like we need to produce kasi ito yung outlet natin. Yeah. This is how we express ourselves. Yes. And ito yung ating ikigai ang tawag ikigai. Ng Japanese. Ay, alam mo yan. Ikigai, uh-oh. Ang Japanese, yes. Yeah. The perfect Venn diagram na may nasa gitna, yeah. It's like our passion, it's our purpose in life, it's why we thrive. Yes. At ang gustong-gusto ko dun sa concept ng ikigai, nandun din yung livelihood. Alam mo yun? Like, pasok pa rin siya dun. Kasi, most of us, hindi natin livelihood yung passion natin. Diba? Kasi, ewan ko, alam mo yung mga parents na hindi pinagtitake up ng art courses yung mga anak nila kasi walang pera dyan. Mm-mm. Alam mo yun? Mm-mm. Pero, pag nahanap mo yung ikigai mo, it's everything. It's you. It's everything. It's you. Watch the entire episode for free only on Spotify.